Kabilang ang mga bata sa mga pinakaapektado ng bagyong Lando, pero ang ilan nakuha pang dumiskarte para makatulong sa pamilya kahit pa sa delikadong paraan. Saksi si Sen. Cesar Apolinario at Oscar Oida. Sa pagragasaan ng malalaking bato at lupa sa Gabaldon, Nueva Ecija noong kasagsagan ng bagyong Lando, himala pa rin daw maituturing na may dingding at bubong na natira sa tahanan ng mga Gonzales. Napakasakit po ang nangyari po sa amin sa barangay Kalabasa. Yun lang po hindi ko po matanggap dito sa Kalabasa. Kaya minsan po pinipilo po yung sarili ko pero hindi ko magawang umiyak kasi naglalabang ko lang po yung talagang nangyari po sa amin. Katuwang niya ngayon ang anak na nangongolekta ng mga kahoy para ibenta. Kita po sila nahihirapan. Kaya po ako tumutulong. Para may pambenta po. Ano bibili mo sa mga benta? Mga bigas po. At saan man sa probinsya, kataga ng loob at pagmamahal sa pamilya at kapwa ang pumuhay sa daan-daang residente noong kasagsagan ng baha. Bukod pa sa mga may kapansanan at kababaihan, kabilang sa mga unang isinalba ang mga bata. Talaga pong sabi ko sa kanya, Papa, wag mo, kahit ako wala na tayong matangkas, basta ako yung anak natin, maiyahon natin. Mm-hmm. Kaya po siya, ang ginawa po niya, hinawakan na po niya ako, halika ikaw mamatala na, basta kapitan mo lang ikaw mabuti yung bata. Ang bayanihan nagpatuloy hanggang sa paglilinis ng putik sa kalsada. Sa kapal ng putik na bumagsak sa may 89 na barangay dito sa Cabanatuan City ay pahirapan pa rin ang paglilinis na ginagawa ng mga residente at lokal na pamahalaan. Kaya tumulong na ang Bureau of Fire Protection para mapabilis ang paglilinis sa lugar na ito. Kung sa barangay Melo Havilia, tubig galing sa truck ng bombero ang panglinis. Ang mga residente sa barangay Aduas Norte, tubig baha ang pinanlilinis sa maputik na mga damit at gamit. Kabilang din sa kinakailangang ibangon ang mga bata. Ang limang bata, inabutan kong matyagang pinatutuyo ang mga gamit pang eskwela tulad ng libro at notebook. At sa kapirasong papel nila isinulat ang munting hiling. Sana po magkameron po kayong bagong notebook. Para kanino pala yung sulat? Kay God po. Kay Jesus po. Sa probinsya ng Aurora na hinagupit din ng bagyo, literal na sinusuong ng mga batang mga ngalakal ang panganib. Ang sinisisid sa ilalim ng dagat ng Kasiguran, mga yerong dinala roon ng hangin. Matsaga nilang inipon ang mga yero para maibenta sa halagang 2 piso kada kilo. Galing mo ito sa dagat. Nabagyo po, binulot mo namin at ibibenta. Ang ilang bata naman, nang uhuli ng isda para kumita. Pero hindi lahat ng kabataan kaya pang tumulong. Ang 14-anyos na si Claire, baldado ngayon matapos maaksidente sa gitna ng bagyo. Magdamag po siyang walang malay. Tapos nung i-rescue po kami nung umaga, dinerecho nga po siya sa hospital. Nilabas lang din po namin siya nung pangalawang hapon kasi hindi daw siya admission kasi nga po kailangan siya i-x-ray sa ibaba. Isa pang magulang na humingi ng tulong si Aling Divina na namatayan ang anak matapos madaganaan ang telebisyon dahil sa lakas ng hangin. Nagmamakaawa po ako sa inyong tulungan niyo kami. Mairuwin ng balat ng bangkay ng anak ko. Para alamin ang sitwasyon sa Aurora, dumalaw ang ilang opisyal ng gobyerno. Mahigit 5,000 bahay ang nasira, kabilang halos 900 totally damaged. Yun ang challenge sa atin na magagawa naman ng bahay na resilient. Naumpisa na po sa mga school building ngayon eh. Napapanahon na kailangan istriktuhan natin ang compliance sa building code. Mula rito sa Kasiguran, Aurora, ako si Oscar Oida. At mula rito sa Nueva Ecija, ako si Cesar Apolinario. Kami ang inyong saksi.